Hello, good morning! Hello sa mga ka-prima donas! So may update ulit tayo about sa mga donas, pero bago yan, gusto ko muna mag-thank you sa mga nanood sa aking videos at sa mga nag-subscribe. Thank you very much. Sobrang na-appreciate ko po talaga ang panonood at pag-subscribe niyo sa akin. At kung bago lang kayo sa akin channel, don't forget to subscribe to my channel, Raquel Ononsuka, and click the bell button para updated kayo lagi sa aking mga videos. So ito na nga guys. So syempre, sinabi ko kahapon na magkikita na dapat si Lillian at si Ruben. Eto nga, dapat papalapit na talaga si Ruben sa kanya kay Lillian. Kaso, eto nga, biglang umenter si Jaime. Biglang si Jaime. Kaya, syempre, ang savior niya ngayon is si Jaime. Kasi nga naman, inamin na nila sa isa't isa na mahal nga nila talaga. Yun nga. Kaso, akala kasi ni Lillian is si Kendra ang pinili ni Jaime, gawa nang umalis siya agad din doon sa bahay. So, syempre, hinanap pa rin siya ni Jaime. So, akala ko kasi, gawa nang natagalan si Jaime kasi nagpakuha pa siya ng jacket sa kanyang driver. Akala ko, ang magiging savior ni Lillian ay si Ruben. Yun nga lang, hindi. Kasi, biglang umenter sa gitna si Jaime at si Jaime ang naging savior ni Lillian ngayon. At hindi lang yan, syempre. Tsaka, syempre, about sa mga donas naman, ayun nga, nagalit na si Lady Prima kay Brianna. Biglang, for the first time yung pinagalitan si Brianna at sinabihan niyang, ikaw ang panganay, dapat ikaw yung nag-aalaga at nagbabantay sa mga kapatid mo. So, syempre, ito naman si Jaime, syempre, pinagalitan din si Brianna at pinahingi niya ng sorry sa tatlo. Yung sa totoong donas, pinahingi niya ng sorry. Ito naman, humingi naman ng sorry si Brianna, pero syempre, alam naman natin na fake lang yung hingi niya ng sorry na yun. Kasi nga, alam naman natin na si Brianna talaga ay sobrang maldita na talagang hindi niya gagawing humingi ng sorry talaga doon sa tatlong yon. Dahil gusto niya siya yung bida lagi, syempre. Pero syempre, sobrang galit na ni Lady Prima sa kanya. Ayun nga, napagalitan na rin naman siya. So syempre, napatawa din naman ng tatlong dona si Brianna dahil sa akala nila, humingi ng sorry, ito toon. Pero si Mai at si Ella is alam nilang fake lang ang sorry na yon. Eh si Lenlen kasi yun ang mabait sa tatlong donas kaya mabilis siyang magpatawad talaga. Tapos eto naman, inuwi na ni Jaime si Nanay Lillian sa bahay at pinagtanggol na ni Jaime kay Lady Prima. Gawa ng galit na galit si Lady Prima kay Nanay Lillian dahil sinira nga daw ni Nanay Lillian ang relasyon ni Jaime at ni Kendra dahil malapit na sana silang ikasal, yun nga lang biglang naudlot dahil nga daw kay Nanay Lillian dahil ayun nga inagaw, kesyo inagaw daw, mga agaw daw na ano, kabit daw, ayun kung ano-anong paratang kay Nanay Lillian ang binitawan ni Kendra at ni Lady Prima syempre. Pero syempre to the rescue si Jaime dahil for the first time pinagtanggol na niya talaga kay nanay niya, yun nga kay Lady Prima na, ayun nga na, mahal ko si Lillian. Mahal namin ang isa't isa. Kaya talagang hindi pwedeng umalis sila Lillian sa bahay ng mga Claveria, syempre. So, syempre, alam ko naman na lahat tayo kinilig doon sa part 9. Pero, syempre, hindi pa nagtatapos dyan. Dahil, eto na nga, dahil nakita na nga ni Ruben si Lillian, yun nga lang, hindi niya nalapitan. Dahil, si Jaime nga biglang dumating, diba, nakita naman natin. Pero, syempre, diyan na mag-uumpisa, napapasok na si Ruben sa buhay ng mga Claveria, lalo kay Lillian syempre. At malalaman na natin na kung ano ba talaga yung relasyon ni Lillian at ni Ruben. Kasi nga, di ba nabanggit naman ni Lillian na meron siyang dating minahal talaga. At syempre, hindi naman niya binanggit kay Jaime kung sino yung. Pero syempre, malalaman lang natin yan guys sa, kung manonood tayo everyday at susubaybay natin ng mga pre-banonas. So guys, about my theory lang naman yan guys ha. Huwag nyo na rin akong i-bash. Alam ko ang daming basher pero syempre, good vibes lang tayo guys. Love ko kayong lahat. Thank you!